Magandang araw mga kamatulagang, ngayon naman pag-uusapan natin ang percentage, fraction, at decimals. Pero bago natin yan, talakayan, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag mong kalimutan mamaya na mag-subscribe. Hit ang ring button para updated tayo palagi sa mga bagong video. Paki-like na rin. Ano nga ba ang percentage o mas kilala sa percent? Alam niyo ba na ang percent ay isang fraction? Yes, tama po. Ang percent ay isang uri ng fraction. Kung kaya kung napanood niyo na ang video natin about fraction, mapapadali na lang inyong maunawaan ang percent. Ang percent ay tinatawag nilang special fraction. Bakit nga ba special fraction? Special fraction dahil ang denominator nito ay palaging 100. Tama po. Kahit ano man ang numerator, ang denominator o yung numero sa baba ng fraction ay palaging 100. Dahil palaging 100 ang denominator nito, inaalis na nga yung denominator, tinitira lang yung numero sa taas at saka pinapalitan ng percentage sign. Na ngayon naman, pag-aralan natin kung paano natin i-convert yung percent sa fraction. Sa format na ganito, percent fraction na ang denominator ay palaging 100. Halimbawa dito, 15% sa percentage, sa fraction naman, ito ay magiging 15 over 100. Tama po, 15% is equal to 15 over 100. Pero bago natin ituloy, ayahan nyo muna ako na ipaliwanag ng gusto sa inyo, ano nga ba ang percent? Salitang percent, yung per, ibig sabihin ay for each or for every, parang part. While yung cent naman, alam natin na 100. Cent is equal to 100. Kaya yung percent, pwede natin tawagin per 100. Diba? So fraction naman, per, yung part nasa numerator, yung 100 naman, yung denominator. So kung titingnan nyo, per over 100 sa ating fraction. Ayan, sana ay maliwanan sa inyo ang ibig sabihin ng percent. So ituloy natin. 15% sa percentage sa fraction ay 15 over 100. So sample pa tayo para lalo maintindihan. 3% sa fraction nito, ito ay magiging 3 over 100. Diba? So 3% is equal to 3 over 100 sa fraction. Then 10% sa ating percentage, sa fraction naman, ito ay 10 over 100. Tama? 10% is equal to 10 over 100. Habang itong 50% naman sa percentage ay magiging 50 over 100. 50% is equal to 50 over 100. Sample lang pa natin para lalong maintindihan. 75% sa percentage sa fraction ay 75 over 100. 75% is equal to 75 over 100. While ang 90% naman sa fraction, ito ay 90 over 100. 90% is equal to 90 over 100. Ngayon ang tanong, pwede ba yung 0%? Yes, sa totoo, pwede po yun. Guys, 0% is equal to 0 over 100. Okay ng laman na yung numerator natin ay 0, wag lang yung denominator. Dahil ang 0 over 100 is simply equivalent to 0. Paano naman kung 100%? Sa fraction, ang 100% ay 100 over 100. So, kapag 100 over 100, magkaparehas ang numerator at denominator, ito ay whole fraction, di ba? Kapag re-review natin yung sa fraction na video natin, kapag parehas yung numerator at denominator, whole fraction niya. Kapag whole fraction niya is equivalent to 1. Kung kaya, ang 100% is equal to 1. Yan, di ba? So, tatandaan natin, kapag 0% is simply 0,
while your 100% amount is simply equivalent to 1. So, paano naman kung mas malaki sa 100% ang ating percentage? Lumawa, sample tayo, 125%. O paano ito sa fraction? Dali lang naman, di ba? Sabi nga natin, per 100, so 125 over 100. So kapag malaki yung numerator, so denominator, ito na yung improper fraction. Di ba? So 125% is equal to 125 over 100. Sabihin, improper fraction na siya dahil yung numerator ay mas malaki na sa denominator. Okay, ngayon ang pag-usapan natin ang percentage to decimals. Pero bago yung reviewin muna natin yung fraction to decimals. So alam natin na yung fraction ay simply division. So, numerator over denominator. So, halimbawa dito, 3 over 4. I-divide natin yung 4 doon sa 3. Diba? So, 3 divided 4 sa long process ay 0.75. Kapag long process tayo sa division, medyo nakakainis, diba? Pero tanda natin, yung base 10, 7 over 10, 7.7, 35 over 100.35. Dahil may good news ako sa inyo, yung percentage natin ay naka-base 10 yan o dun sa nabawa dito 35 over 100, so 0.35 is equal to 35%. So madali yan. Yun ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano madalian na ilipat yung percentage sa fraction at decimals. So halimbawa 25%, so alam natin sa fraction yan ay 25 over 100, pero dahil naka-base 10 tayo sa 100, so 0.25, diba? So 25%, 25 over 100, or 0.25. so ngayon naman punta tayo sa percent to decimals. Tanda natin na ang percentage kang active per 100, so lumawa 25%, ang decimal points nito ay nasa dulo ng 5, diba? So imumove lang natin ito ng 2 digit sa left side natin. So unang galaw nasa gitan ng 2 at 5, pangalawa nasa harapan na ng 2. So ang nangyayari nito ay 0.25. Alisin na natin yung percentage dahil decimal point na nga. Kung kaya yung 25% is equal to 0.25 sa decimal point. Ito pa yung another example natin, 23%, 0.23, 39%, 0.39, habang yung 99% naman ay 0.99. Ngayon, paano kung 1 digit lang yung percentage natin, or 4% example natin? So simple lang, gagalaw pa rin tayo ng dalawang digit kasi per 100 nga to the left, di ba? So una sa mahirap ng 4, then isa pa na 2. So ngayon lalagay tayo ng 0 as spacer dun sa gitna na walang number. Then mangyayari niyan, 4% is equal to 0.04. Halong maintindihan, ito pa yung another example natin, 1% is equal to 0.01, 3% is equal to 0.03, while 9% is equal to 0.09. So, mandali lang yan, tanda lang natin yung dalawang space. Ngayon, tatanong kayo, paano yung 0%? 0% is equal to 0.00 is equal to 0, while yung 100% naman is equal to 1.00. Di ba kanina na-discuss na natin na yung 100% is equal to 1 nga, di ba? Dahil kung sa fraction, 100% is equal to 100 over 100, kapag whole fraction is equivalent to 1. Ngayon naman, paano kung more than 100%? Tulad nito yung example natin, 123%. So, ganun pa rin ang procedure. Move lang natin ang dalawang digits sa kaliwa, yung decimal point. So 1.23.
So ngayon alam natin na yung 1.23 is greater than 1. Tama yun. Then yung 123% kapag linagay natin sa fraction ay improper fraction dahil yung numerator ay mas malaki sa denominator. Kaya 123/100. Ayun, maraming salamat po sa panunod. Naway may natutunan na naman kayo sa ating bagong video. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at pakishare na rin ng ating video. Maraming salamat po.